basic tutorial ng printing cleaning. So, punta tayo sa Word. Blank page lang. So, tapos, punta tayo sa print. Pagkatapos natin makapunta sa print, yan. Hanapin natin yung printer. Anong printer yung gagamitin natin? Ang printer natin ay Epson L120. Ito. Yan. Tapos, punta tayo dito sa printer properties. Then, maintenance. Check nozzle natin. Ito ay ang pag-check kung blurred or may bungi-bungi na yung pag-print. Check nozzle. Yan. Then, print. So, tingnan natin kung maayos pa yung printed natin. So, paano malalaman kung maayos pa yung printhead? You know? Kapag walang bungi-bungi yung mga yung black, yellow, magenta at blue, ibig sabihin maayos pa yan. So, no need to clean. Natin kailangan mag-clean. Meron naman yung instruction dyan. Good siya. Ito, good. Need cleaning tong sa baba. So kapag may ganyan yung result doon sa pagprint ng nozzle check, kiklean natin siya. So clean. Start. Yan. Hintayin na lang na matapos ang cleaning. So kapag matapos mag-clean, at meron pa rin bungi-bungi yung result ng nozzle check natin. Pag-check natin ng nozzle niya. Ulitin lang natin ng mga 5 times. Kapag hindi pa rin siya makuha, so mamaya instruction ako ulit. Kapag hindi pa rin makuha ng 5 times, ang gagawin na lang natin ay itong power. Ito yan, power ink flushing. Pero dapat pag nag-ink flush kayo, puno yung tank ng printer. So after ng ink flushing, balik ulit kayo dito sa nozzle check. Kapag may bungi, head clean ulit 2 times. Kapag may bungi pa rin, so kailangan na nating ipunta ulit sa technician para ma-force flushing yung kanyang printhead. Gagamitan na naman yun ng cleaning solution. So, sa mga hindi pa ganoon ka barado yung printed, nakakaya pa siya ng cleaning solution. 2 to 3 bottles. Pero kapag barado na talaga, kailangan na nating palitan yung printed. So, hintayin na lang natin na matapos yung pag-head clean. Medyo matagal. So, yan lang naman. Nozzle check tayo. Ito, nozzle check. Kapag may bungi, head clean tayo. May instruction naman yan. So, kapag mga 5 times na nag-check kayo at wala pa rin, so, power ink flush. May instructions naman yan siya. Yung pag-flush ng ink ay isang beses lang within 24 hours. So, yun. So, hintayin muna natin na matapos. Post muna natin yung ating video. Okay. So minsan pag nozzle check ninyo, medyo matino yung pattern dito. Medyo matino yung pattern niyan, yung pattern natin. Pag matino, pag nozzle check matino ang pattern, at pag head clean ay minsan yan, daming bungi. Kasi inilalabas niya yung mga bara-bara. Ibig sabihin, yung mga bara na nandoon sa hose ng ating printhead o sa doon sa loob ng printhead ay nakakalang na doon sa nozzle ng printhead. So kailangan natin ay mag-power ink flushing. Kapag hindi pa rin kaya itong power ink flushing,
So manual na ang pagpa-flush natin. Kailangan na ng cleaning solution. Nga lang, medyo may kamahalan. Yun, malapit na. Yan. So, after check natin ito. Check nozzle check pattern. Print nozzle check pattern. Then, print. So, ayan yung kanyang pattern na. Kapag ganyan yung pattern, ibig sabihin no need na yan. Kapag ganyan, need cleaning. So, ulitin natin kapag gano'n ang result. Clean lang ulit tayo, mga 5 times. Tingnan natin. So, ayan o. Yan yung result. Yan yung kanyang result. So, maayos na. So, kapag maayos, halimbawa maayos na siya. So, click lang natin finish. Then, okay. Close na natin ito. Then, pwede na tayong mag-print. So, ulitin ko lang paano pumunta doon. Punta lang tayo sa print. Then, hanapin natin yung ready na printer. Anong printer yung ready? Yung ginagamit ninyo. Then, punta kayo dito sa printer properties. Then, dito sa maintenance. Maintenance, check nozzle muna. Or kahit hindi na kayo mag-check ng nozzle, kung alam ninyong medyo daming bungi na yung pag-print, diretso ka agad kayo sa head cleaning. Then, start. Yan na siya. So, close na natin. Tapos na tayo mag-head clean. Maayos naman yung ating printhead.